Hi guys, it's me, your boy Jurixel, and welcome back again sa aking YouTube channel. So it's a brand new day and it's a brand new video na naman mga boy. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the bell button below para maging updated ka sa aking mga videos. Okay guys, for today's video, sineselebrate natin yung pinaka-espesyal na araw ng ating mga nanay. Dahil ngayon po is Mother's Day. So, to all the mothers out there, so, happy Mother's Day po sa inyo. So, nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon dahil kayo po ay isang naging magiting na ina. So, for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga best traits na kung anong meron ang nanay ko. So, let's start. So, first, yung nanay ko is sobrang malambing. So, yung nanay ko is sobrang clingy sa aming magkakapatid. So, apakalambing na nanay ko na kahit dalagat binata na kami, grabe pa rin yung trato niya sa amin. Para niya kami binibaby pa rin. And, good thing is, kami din, magkakapatid, sobrang lambing namin kay mami. So, para kaming magkakaibigan, best friend, ganun. So, second, yung nanay ko is palaging sermon ng sermon sa amin. Yung makita lang mali sa amin, sermon agad. Kahit ano, sermon agad. Pero naiintindihan naman namin. Kasi sabi niya, mothers knows best. Alam niya kung ano yung tama or yung nakakabuti sa amin. So, kaya kung pinapagalitan man kayo ng mga magulang nyo, so, wag sana tayo magtanim ng sama ng loob sa kanila dahil mahal nila tayo. Mahal nila tayo dahil iniisip nila kung ano yung nakakabuti sa atin. Next is, pareho kami ng nanay ko. Kami ng mother ko is mahilig magluto. So, sa kanya po ako nagmana. So, apakagaling po magluto ng mother ko. So, salamat po sa lahat ng tumatangkilig ng luto ni mami. Sa lahat po ng kaibigan niya dyan sa Korea. Maraming salamat po. And fourth, yung mother ko is parang best friend ko. So, isa siya sa mga nasasabihan ko ng problema. Or kahit minsan, madalas, nagkikimkim ako or nagtatago ko ng problema, pero ramdam ng nanay ko kung okay ba ako o hindi. So, kaya thank you, mommy, for always caring for me. So, next is, yung mother ko is single mom. So, when I was a child, siya na yung nag-iisa sa buhay. Or, hindi naman nag-iisa sa buhay. I mean, siya yung mag-isang nagpalaki sa amin. So, thank you, mami. So, mahal na mahal kita, mami. So, alam mo yan. Alam ko lahat ng paghihirap mo, lahat ng sacrifices mo, yung feeling na hindi maganda sa loob or mabigat sa loob na mapalayo sa amin. Alam namin na nasa abroad ka, pero pinili mo pa rin ito para ma-provide lahat ng pangangailangan namin. So, at this point, gusto kong ipakita sa inyo yung ginawa kong tribute or pagpapasalamat sa mother ko ngayong nagse-celebrate tayo ng Mother's Day. So, watch this guys. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. Change her love for you when the world comes crying.
Happy Mother's Day, Mami. Sana po gumaling ka na para makuha na natin si Marga. Mag-iingat ka po palagi dyan. Miss ka na po namin. See you soon. Thank you sa lahat, Mami. Love you. She gave me love. Hi, Mami. Happy Mother's Day. So, first of all, I would like to thank you for the love sa lahat po ng pagmamahal mo sa aming magkakapatid. I know, Mami, mahirap maging single mom na kagaya mo. So, hindi biro yung mga pinagdadaanan natin, but naniniwala ako na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, Mami, so thank you for everything. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo nyo para sa aming magkakapatid. And alam kong mahirap dahil bata pa lang kami ay napalayo ka na sa amin para lang matustusan yung mga pangangailangan namin sa buhay. So, Mami, salamat sa lahat. Kundi po dahil sa paghihirap mo, hindi ko po maaabot tong mga pangarap to. Pangarap ko na to. So, salamat po sa iyo, Mami. Nakapagpatapos ka na ng anak. So, nag-aantay na lang tayo ng graduation, Mami. So, gusto kong sabihin sa iyo na magpakatatag ka lang lagi and manalig ka lang sa Panginoon, Mami, dahil naniniwala ako na i-bless niya lang yung family natin. And makakasama din natin si Marga someday or ayun, magpakatatag ka lang may para na lang din sa kapatid namin na si Marga dahil syempre isa ka din sa mga pinagkukunan ng lakas ng loob ng bata and magpagaling ka na Mami, so pinagdadasal namin yung kaligtasan mo lagi dyan na sana kahit malayo kami ay walang mangyari sa iyong kapahamakan, but naniniwala ako na si Lord yung tatakbo sa buhay natin. Siya lahat ang magpo-provide ng ating pangailangan. So, Mami, so gusto ko lang magpasalamat at syempre gusto ko din humingi ng tawad sa mga nagawa ko, Mami. I know I'm not the perfect son. So, marami man tayong tampuhan, Mami, but gusto kong sabihin sa inyo, sa'yo, na mahal kita, Mami. Lahat ng paghihirap mo ay masusuklian ko din sa mga susunod pang araw o sa mga susunod pang oras. So, nakagraduate na ako, Mami. Isa na to sa greatest achievement nating mag-ina. So, salamat, Mami, dahil sa'yo na unti-unti ko na naaabot yung mga pangarap ko. And pinapangako ko si Mami na someday is mapapatayo ang kita ng sarili nating bahay. Alam naman natin na hindi naging maganda yung past experience natin. But I promise to you, Mami, that lahat ng paghihirap mo is masusuklian ko, Mami. At pinapangako ko sa inyo na makakapag-travel din ako tayo. Maititreat kita, Mami, dahil alam ko yung hirap mo and deserve mo yung pagmamahal naming mga anak mo, Mami, na kahit ganito yung sitwasyon natin, kahit mahirap, hindi tayo susuko dahil ikaw yung isa sa mga pinagkukunan ko ng lakas ng loob. So, thank you for everything, Mami. Mahal ka namin, magkakapatid. And I'm always praying for you na kahit magkakalayo tayo, ay sana is magkaroon ka ng good health, guidance kay Lord, and syempre yung provision na naniniwala ako na si God ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. So, mahal na mahal kita, Mami. So, proud ako na ikaw yung mother ko na kahit ganyan yung experience natin, kahit mahirap lang tayo sa buhay, proud na proud ako sa'yo dahil sobrang strong mong ina, Mami. Isa ka sa pinagkukunan ko ng lakas ng loob, kagaya nga po ng sinabi ko kanina. At pinapangako ko, Mami, na kahit pasaway akong anak, talaga naman magsusumikap ako para sa inyo nila Bea, nila Marga, at pinapangako ko sa inyo na someday bibigyan ko kayo ng magandang buhay, Mami. So, mahal na mahal kita, Mami. Sana kahit magkakalayo tayo dahil sa quarantine is maramdaman mo pa rin yung pagmamahal ko bilang anak. Dahil nakakalungkot man hindi ka namin makasama kagaya ng iba na mag-celebrate ng Mother's Day, but I'm sending my love to you from here sa atin sa Pilipinas hanggang dyan sa Korea is
isesend ko yung pagmamahal ko sa inyo, Mami. So, happy Mother's Day, Mami. I love you so much. Day to all the mother. And thank you for watching and see you on my next vlog.